Mga binibining at Ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Social Welfare Development at Secretary Rex Gatchalian at ang kinatawan ng unang distrito ng Taguig Pateros, Ricardo Cruz, na yung pamilya pala niya ay matagal nang kilala ng aking ama at ina dahil napakatagal naging barangay captain, barangay pie captain pa noon, eh, di ba? Bikutan pa ito. Oo, tama. Maganda yan dahil napakadali yung ating pagkukonsulta at pag-coordinate. Ganun din ang ating alkalde ng Taguig, Larny Cayetano. Alam nyo po, noong una kami nasa Kongreso, kami po yung nasa minority. Yung mayor ninyo, congresswoman noon, nakaupo dun sa harap sa akin. Kaya tabi, lagi kaming magkasama, lagi kami nagsisismisan. At sa matagal na kaming nagtutulungan, kaya naging mas madali dahil sa aming pagkakilala, sa aming pagkakaibigan, naging mas madali ang coordination dito sa mga bagay-bagay nito sa ating pangangailangan. Ngalo ngayon na naharap tayo sa mga kahirapan dulot ng mga pangyayari sa ibang lugar sa mundo dahil dito rin sa mga napangyayari dito sa Pilipinas. At lahat ng opisyal ng tagapamahala ng Universidad ng Taguig, Dr. Desiree Giraldo, na mga kasama ko sa lingkod bayan, at siyempre ang ating mga kagalang-galang na distinguished guest na nandito ngayon, at lalong-lalo na ang ating beneficiaryo ngayon na ating ay binibigyan ng tulong. Magandang umaga po sa inyo lahat. Napaka-init naman ng inyong pagsalubong sa akin at ako'y nagpapasalamat dahil pag ako'y nagagawi at napupunta sa Taguig, parang ganyan ang aking laging nararamdaman, ang init ng inyong pagsalubong. Maraming salamat po. Hindi po kailan sa inyo ang dahilan kung bakit tayo nagpulong-pulong dito po na ngayon. Una, upang mamahagi ng bigas para sa ating mga benepisyaryo. Pangalawa, upang bigyan din ng ating pagsisikap sa pagsulong ng seguridad ng pagkain sa bansa. At ang panghuli ay upang iparating sa inyo na seryoso ang pamahalaan na sa pagsusugpo sa smuggling, sa hoarding at iba pang illegal na gawaing nakaka-epekto sa supply at presyo ng bilihin sa merkado. Kung napapansin ninyo, sunod-sunod ang ating mga isisinasagawang pamamahagi ng bigas sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang mga bigas na ito ay mula sa mga nakumpiska ng mahigit na 40,000 sako na smuggled rice sa Zamboanga. Kayo po ang nararapat na makinabang sa mga ito. Alam po ninyo, wala na naman po sanang problema sa bigas. Marami po ang supply natin. Ang ating buffer stock, ang ating reserve, ay nasa 30 araw plus. Ngayon ay paakyat ng paakyat. Palagay ko sa pagkatapos ng pag-aani, papaabutin natin ng 70 plus days ang ating reserve. Kaya hindi talaga tayo kulang sa bigas. Marami po ang ating supply. Ngunit dahil sa mga smuggler, hoarder, price manipulator na yan, naiipit ang supply, kaya nagbabago at tumataas ang ating mga presyo. Hindi tayo papayag na patuloy na mamamayapag ang mga mapagsamantalang pumipinsala sa ating kabuhayan at sa buong sektor ng agrikultura. Binabalaan ko ang mga sumasabotahe sa ating ekonomiya, kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyo ang mga masama ninyong gawain.
Sa ilalim ng Republic Act number 10845, sino mang mapatunayan nagpupuslit ng produktong agrikultura at maaaring makulong habang buhay at magmulta ng doble sa halaga ng inyong mga kontrabando kasama ng kabuhang halaga ng mga buwis, pangangagutan at iba pang mga bayari. Habang sa ilalim naman ng Republic Act number 7581, ang mahuhuling ilegal na nag-i-imbak ng supply ay maaaring mapatawan ng kakulang na mabigat sa parusa. Sa katunayan, may tatlo na naman po tayong nahuling lumabag sa Customs Modernization and Tariff Act, sa Rice Tariffication Law, at sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kaya po, ito na, ngayon ay kinasuhan na natin ang San Pedro Warehouse, ang Blue Sakura Agri-Grain Corporation, ang FS Ostia Rice Mill, ang Gold Rush Rice Mill ay kasalukuyang haharap sa patong-patong ng mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa. Bagong Pilipinas na po tayo ngayon at atin pong susugpuin ang mga hindi po lumalaban ng patas. Wala pong puwang sa lipunan ang mga nanlamang at nang-aapi sa kapwa. Tayo naman po, mga ordinaryong mamamayan, tuloy-tuloy lamang po ang pagtutulungan natin. Ang totoo po niyan, hanga po ako sa ginagawa ninyo dito sa Tadig upang sa mga urban farming initiative na inyong ginagawa dito sa inyong lungsod. Isang halimbawa nito ay yung BGC Community Farm na matatagpuan mismo sa sentro ng maunlad at naglalaki ang gusali ng BGC. Nariyan din ang City Farm na pinangungunahan ng isang mag-aaral, si Ana Beatriz Suavenco, kasama ang iba pang mga kabataan sa pagtatanim ng mga gulay sa isang urban farm sa North Signal dito sa Taguig. At siyempre, hindi rin magpapahuli ang ating Taguig Agriculture Office na patuloy sa malawakang pagsulong ng urban gardening sa mga komunidad. Ito ay isang patunay na pwede tayong magtanim kahit tayo ay nasa siyudad. Buo ang suporta ng administrasyon sa mga programang tulad na ito. Paiigtingin natin ang mga inisyatibang ito, kasabay rin ang pagpatupad ng mga hakbang ng inyong lokal na pamahalaan upang mapanatili ang supply ng malinis na tubig, pagkontrol sa baha at paghahanda sa oras ng kalamidad. Pinakikita nito na tayo ay gagawa ng paraan upang maging matagumpay ang mga hamon ng kasalukuyang panahon. Patuloy tayong magtulungan para sa kinabukasan na walang gutom at puno ng kaginhawaan at pag-asa. Para sa Taguig, para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, MPC. First question from Mr. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Mr. President, magandang umaga po. Hi, sir. Good morning po. How are you? Oh, there. Mr. President, kahapon po nagkaroon kayo ng sectoral meeting at ang pagkakasabi po kahapon ng BPI, mukhang nailatag na po sa inyo yung mga indicators para ma-lift yung price cap sa bigas. Ano pong desisyon nyo ukol dito, sir? Well, I think it's the appropriate time since namimigay tayo ng mga bigas. Yes, we are, as of today, we are lifting the price caps on the rice, both for the regular milled rice and for the well-milled rice. So, tinatanggal na natin yung mga control. Pero hindi ibig sabihin basta't ganun na lang. Dahil kailangan pa rin natin ayusin ang agricultural sector, kailangan pa rin natin tulungan ang mga pinakamahirap, pinakagutom na para kahit papaano makaahon sila. So to do that, we will continue the assistance that we have been giving
to farmers, number one. Also, the assistance that we have been given to those most underprivileged families. Yung sa pinakamababang demographic economic class. Dahil talaga sila ang naghihirap. So, yung ating ginagawa ng DSWD, I think the secretary will be able to, you want to jump in and say a few things about that? Yes, please, go ahead. Well, alam naman natin na multi-pronged approach yung ginagawa natin. Meron tayong naitala na 1 million na food poor families sa buong bansa. Sila yung magiging beneficiaries nung nilunsad ng Pangulo natin na pilot program na food stamps. Pero habang inaayos pa natin yung pilot noon, tuloy-tuloy naman tayo mag-distribute ng assistance to individuals in crisis situation. Ito yung araw-araw nakikita nyo sa ating mga field office kung saan nakakatanggap sila ng food assistance. At yung food assistance na yun yung ginagamit nila pambili ng bigas dahil readily available naman sa ating mga merkado ang murang bigas. At tuloy-tuloy yan, it's a mainstay program ng departamento. Pinag-utos ho ng Pangulo kahapon at pinagtibay naman ng departamento na pag-iigtingin pa natin yung pag-distribute ng assistance to individuals in crisis situation. Maraming salamat. Thank you, Secretary Rex. Yun ang aming ginagawa dahil naman meron tayong ina-anticipate, hindi natin makontrol pa rin ang market, pero para naman kung meron pang mangyari at ito'y maging mas mahirap para sa certain sector of our society, talagang ginagawa na natin ito, tumutulong na tayo, but we are going to continue and watch very closely kung sino ang mga tatamaan. Bukod pa rito, because we have to support the value chain, because we're still talking about production, sa rice tarification law, merong nakamandate doon na 10 billion every year for the RCEF. Hindi RCEF, yung RCEF, namimigay ng mga gamit. Mga tractor, mga dryer, mga harvester, etc. Ang ginawa natin para matulungan pa yung ating mga farmer, yung lampas dun sa 10 billion, nangungulekta ang rice tarification. Ang 10 billion nun, linagay na kagad para sa makinarya, para sa processing ng mga farmers. Ngayon, yung sobra na nakolekta, which this year is 12 billion plus, ay dapat bibigay din natin, pinaghatian natin, bibigay natin sa farmers pati. Pero yung iba dun, i-apply na natin, isasabay na natin para makapagpamigay pa tayo ng mga gamit para sa ating mga magsasaka, para sa ating mga mangingisda. So that will go into the general dryers, siguro meron pang the cold storage for the fishermen. So the RCEF, from only the expenditure of 10 billion, it will now be 22 billion in that regard para bumilis nga talaga ang pagtulong sa ating mga farmer. Bukod pa doon, there is, nung tinitignan namin kahapon yung statistics, ang problema talaga ay dito sa NCR. Dito mataas ang presyo ng bigas. Sa ibang lugar ngayon, pag tinitignan natin ang presyuhan, mas mababa na sa price cap. Kaya doon sa ibang lugar, medyo maayos. But that's natural. Dahil nasa city tayo, may matagal bago dumating ang bigas dito, at nagiging mahal ang transportation, storage, processing fee dahil doon. Kaya tumataas naman ang presyo dito sa NCR. Kaya naman, I'm happy to announce na I gave instructions to the Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sabi ko sa kanya, we have to do something for NCR. Kaya nagbubuo ang House of Representatives ng isang programa na para sa mga NCR congressmen. There are 33 NCR congressmen. Ngayon, ang gagawin is the 33 NCR congressmen will be giving the assistance na magbibigay tayo ng bigas doon sa iba't ibang area dito sa Metro Manila, dito sa NCR. So that's another
it is another measure that we are undertaking para naman hindi basta pinabayaan na basta't nag-maayos na yung price cap, hindi alisin na lang natin, tapos na, hindi pa tapos to. Meron marami pa tayong ginagawa para tiyakin na ma-maintain nga natin ang presyo, ma-maintain ang supply. Hindi talaga problema ang supply, talaga hindi problema. We have, I think presently, close to 40 days. Yeah, paket lang ng paket, umaani tayo. So those are the we are lifting the price cap, but besides that, we are taking other measures para tulungan ang ating mga farmers in terms of their equipment, their processing, etc. We are also concentrating on the NCR because that is where the prices are most volatile and are highest. So doon tayo mag-concentrate una. We will pilot that project for the 33 NCR districts, NCR congressmen, na makapagbigay uli tayo ng bigas. And the RCEF that we are going to use is going to be the totality of the collection of the rice tarification law. So doon natin ilalagay lahat. Last question from Jean Mangaluz, Inquirer.net. Hello. Good morning. Hello. Good morning, sir. Can we get a reaction to the recent Pulse Asia survey that shows your lowered approval ratings? Thank you. It's not surprising. People are having a hard time. Because yung hirap na bigas ito eh. Ibang usapan pag bigas. It's different from anything else, that any other agricultural product. I completely understand it. And that's why we're working very, very hard to make sure that this comes up again. Not because of the survey. That's not important to me. What's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that it is affordable to them. And kaya hindi mo masisi ang tao. Talagang naghihirap sila eh. So we that's why we are doing all of these things. That's why we are doing all of the things to try and maintain the prices at a level that is affordable to our people. Yun lang naman talagang kailangan gawin. And I think we are slowly heading there dahil ang supply natin napakaganda. Distribution siguro meron na tayong ginagawa doon sa pasto para sa cost ng pag-deliver ng bigas lalo na sa mga malalayo. NCR is included there. Meron tayong project dito sa NCR, may program tayo dito sa NCR. So that's perfectly natural. It's not a surprise, put it that way. Thank you, Mr. President. Thank you, MPC. All right. Okay. Thank you very much.